huling episode na natalakay natin, alhamdulillah, nabanggit natin kung gaano kalaki ang gantimpala na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gumugugol ng kanilang yaman para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah. No? Ang nabanggit nun, fi sabilillah, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong uri, paraan, ang importante ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ngayon naman, ang babasahin natin na talata sa Quran, ang kasunod nito, baga ay pinapaliwalag naman dito ni Allah subhanahu wa ta'ala yung paano, yung paraan ng pagbibigay. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga gumugugol o gumagastos sa kanilang mga yaman sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَا يَتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا, at pagkaraan nito ay hindi nila sinusundan ng panulumbat ang kanilang mga ginagastos, ginugugol. Lahum ajruhum inda rabbihim, hindi sila nananakit, hindi sila nanunumbat. Lahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alihim, wala hum yahzanun. No? Makakamit nila ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khawfun alihim, hindi sila makakaramdam ng takot, pangamba. Wala hum yahzanun, at hindi sila makakaramdam ng lungkot. Ibig sabihin, yung binibigay mo, ginugugol mo na pera mula sa'yo ay hindi yung nagiging sanhi. Hindi ka makakaramdam ng takot o baka ikaw ay maghirap kasi nababawasan ng iyong pera. No? Nagbigay ang Allah subhanahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng promise. No? Nagbigay siya ng promise na hindi ka makakaramdam ng pangamba, hindi ka malulungkot sa iyong mga binibigay. Okay? Asyarto. Sa isang kondisyon, hindi mo to sinusundan ng panunumbat at pananakit sa binibigyan mo. Thumma latbi'una ma'anfaqu. Ang thumma, anong banggit doon sa ayan na ito? Thumma litarahi. Sa Luga Arabiya, litarahi. Ibig sabihin, sa oras na binibigyan mo siya, hindi mo siya pinagsasalitaan ng masama. Pangalawa, pag binigyan mo siya in the future, hindi mo ito babanggitin. Halimbawa, after 2 months, after 5 years, sinabi mo sa kanya, hindi mo ba naalala yung binigay ko sa'yo? Ako ang nagbihis sa'yo. Diba? Hindi ka maging successful kung hindi kita pinautang, kung hindi kita binigyan. So ito po ay panunumbat. At ito po ay nagiging sanhi, hindi mo po makukuha ang gantimpala. Ang sinabi ni Allah, makukuha mo ang gantimpala kung hindi mo to sinusundan ng panunumbat at pananakit sa iyong pinagbigyan. Wala khawfun alihim wala hum yahzanun. Qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasalita ng maganda. No? Ang pagsasalita ng maganda, ibig sabihin kung wala kang maibigay, kung ayaw mong magbigay, qawlun ma'ruf. Magsabi ka ng magandang mga salita. Imbis na saktan mo siya, sumbatan mo, sabihin mo na bakit hindi ka nagtatrabaho? Ha? Puro kang hingi, nahingi, hindi ka nagsisuccessful sa life. Nee, hindi po ganyan. Kung wala kang maibigay, qawlun ma'ruf. Mas maganda ay magsalita na lang ng maganda. Hindi man alam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qawlun ma'rufin sadaqa. Ang pagsasabi ng maayos, no, magagandang salita, hindi nakakasakit, ay sadaqa rin yun. Wa magfiratun khairun min Allah. Khairun min sadaqatin yatba'uha adha. At pagpapasensya. No, pagbibigay ng pasensya, pagpapatawad, at pagsasalita ng maganda, mas mainam ito kaysa pagbibigay ng kawang gawa at nasusundan ito ng panunumbat. Wallahu ganiyun halim. Tandaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya yung lubos na pinakamayaman sa lahat. Hindi niya kailangan ng ating mga pera, hindi na kailangan ng ating mga yaman. Bagkos sinasabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magbigayan, magmahalan, upang mapaloob sa inyo yung closeness, no? Mawala yung hikad, mawala yung inggit na nararamdaman ng bawat isa. Bakit? Dahil
Kapag ang isang taong mayaman o di kaya meron siyang kaya, tapos nagbibigay siya sa mahihirap, hindi makakaramdam ng inggit ang mga mahihirap dahil siya ay nagbibigay. Yung biyayang nakukuha ng isang mayaman ay umaabot sa kanila. So hindi sila makakaramdam ng inggit. Walang mangyayaring inggitan, walang mangyayaring galit sa puot sa bawat isa sapagkat lahat ay nakakakuha ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala galing sa mga taong sobra-sobra ang kanilang mga kinikita dito sa mundo. Barakallahu fikum. Ang next episode natin ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagbibigay ng kawanggawa na may kasamang panunumbat ay ito ay nakakasira sa ating mga ginagawa.